Sa ating pong pagpapatuloy, bago po tayo magtapos, gusto po nating ipagpatuloy po ang last part ng ating message, and that is on changing the spiritual and moral climate of our nation. At ang pundasyon po natin is 2 Chronicles 7:14. At ang sabi po ng Bible, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and heal their land. At sa Tagalog, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, anapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Ibinigay ito sa bansang Israel sa pamumuno ni Solomon, and yet, by the virtue of the Word of God, ito po ay applicable na kunin natin po ang walang hanggan na mga prinsipyo na doon. Ano ang solution po in changing our nation according to this verse? And may I propose, number one, humbling ourselves. Humility attract the heart, the hands, and the Spirit of God. Kaya sabi niya, and my people who are called by my name will humble themselves. Remain humble, brethren. Number two, praying for our nation consistently. At ang sabi po ng Bible, and pray and seek my face. The most powerful weapon that we have in changing a locality, a region, a province, a city, a rural area, and the whole world, and even our nation, is prayer. Sapagkat pagpapahayag po yan, Lord, wala kaming magagawa, pero your kingdom come, and your will be done. Number three, and I will say po, seeking His face always. Anapin ang kanyang favor, anapin ang kanyang katwiran, anapin ang kanyang muka, anapin ang kanyang kalooban, anapin ang kanyang puso. And lastly po, I want to give this in line po with 2 Chronicles 7:14, last verse. Our prayers can change our nation and the nations of the world. Pwede pong mabago ang ating bansa at ang mga bansa po ng mundo o iba't ibang bansa sa mundo. Meron po na isa pong katotohanan na naganap na tunay na nangyari po sa Romania. Sa panahon po ni Nicolae, I don't know the proper pronunciation ng kanya pong last name, si Sesu o si Sescu, pero ang kanya pong pangalan, Nicolae, is a dictator. And for ilang years, ilang dekada po, siya po ay namumuno na meron po talagang karahasan. Walang kalayaan ang mga nananalangin, ang mga Kristiyano po. Sinisikil ang kanilang kalayaan, maging ang mga ordinaryo pong mga tao, pinapatay lahat ng kumakalaban. Ilang dekada po ang nangyayari po sa bansang Romania, kaya ito ay walang pagunlad. Ngunit si Nicolae at ang kanya pong mga cohorts at ang lahat ng kanya po na mga pamilya, yumayaman. Abang pong nagdadalamhati, naghihirap ang bansang Romania. At minsan po, sa panalangin po ng mga Kristiyano, ang sabi po ng isang ordinaryong pastor, ang sabi niya, pag-pray ninyo na darating ang araw, makapangaral kayo sa, niya, sa mga napakalaking stadium na lahat, libu-libong mga tao, maririnig ang pangalang Jesucristo at sila ay tatalima at patuloy magkakaroon ng kalayaan. At dahil po sila ay nabuhay at nabubuhay sa isang rehimen na ito po ay kubkob ng diktadura, ang kanila po na pananaw ay lumiliit at nagkaroon ng takot. Ang sabi niya, paano po mangyayari yon? Ang sabi po ng mga nasa iglesyang pinamumunuan ng isang maliit na pastor na ito. Ang sabi niya, gayon pong tayo ay napakahirap. Ilang dekada na po ang lumilipas. At ang sabi po ng isa pong matanda na Kristiyano na patuloy po nakatuon ang kanyang paningin sa ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya, with God, nothing is impossible. With men, sabi niya, it is impossible, but with God, nothing is impossible. At dumating po sa kanyang pananalangin, nakinig, at dumaloy po ang kapangyarihan ng Diyos na patalsik po
ang diktadura at patuloy po yung sinabi po ng isang ordinaryong pastor na darating ang araw may para may papangaral ang pangalang Jesucristo na wala po na pagpipigil at sa mga napakalaking lugar po ng tanghalan ito po ay naganap. And they were free from dictatorship. All because isa pong tao o maraming mga tao, ordinaryo, nameless, faceless, sila po ay nanalangin at naniwala nothing is impossible with God. Number 4 po na gusto ko pong ibigay sa atin, ang sabi po ng Bible based on 2 Chronicles 7:14. And I will read it again. Ang sabi po niya dito, "If my people which are called by my name," King James Version, "shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land." Yung pong panghuli, if we will turn away from our wicked ways, then God will intervene, then God will move, then God will act. Then God will, so to speak, rise up. Hindi dahil siya ay natutulog, kundi naghihintay siya ng mga tao na patuloy mananalangin, patuloy maniniwala that His Word ay totoo. At ito ay paglalaban anuman po ang mga kinakaharap na sitwasyon. Whether personal, but most especially sa bansa po. At siya po ay kikilos. And that is the principle of living a life of holiness. Whether godliness, righteousness ito, sa iba pong translation, ang pinakasuma total, mabuhay tayo ng karapat-dapat malinis sa harapan ng ating Panginoong Kristo. And because of Jesus, because of our bowing down, faith sa kanyang buhay, sa kanya pong ginawa sa bundok ng Kalbaryo, ikaw at ako na mahina, ikaw at ako na sinasabi mo, maniniwala kaya ang Panginoon sa aking panalangin? Yes, because of Jesus, maniniwala ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat ang katwiran niya, ang kabanalan niya, ang kabusilakan niya ang dadali sa iyo. Because 2,000 years ago, lahat na nagpakumbaba, sinuko ang buhay nila kay Kristo Jesus, nadadamitan sila ng kabanalan ng ating Panginoong Kristo. Paano kung nagkamali ako? Paano nagkulang ako? There is the fountain of blood na naghihintay sa atin. At ang sabi po rin po ng Hebreo 4:16, and wala yan sa laking slides, pero sabi niya, "Let us come boldly in the throne of grace that we may expect help in the time of need." Brethren, no matter how weak you feel yourself, you don't live by feelings, you live by faith. At ang Word of God ay nagsasabi, tinanggap ka niya ayon sa ginawa ni Jesucristo. Therefore, your prayer ay powerful. Your prayers ay patuloy nagwasak ng mga kuta ng kalaban at nagpapabago hindi lamang ng buhay mo, ng pamilya ko o ng ating sambahayan na ginagalawan, kundi ang buong bansa. Meron pong sinabi po o meron po akong gusto na patuloy po i-emphasize, our prayers can change our nation and the nations of the world. Ang nangyayari po ngayon sa Ukraine, sa Russia, nakatanggap po ko ng isa po na newsletter kay Joel Rosenberg, he is a Jew, he is a Christian, he is patuloy po na ang kanya po na ministry is talagang solid. At ang sabi niya na in-interview po niya ang isa sa mga top cabinet member ng Ukraine na ang kanila pong presidente ay Hudyo din po, or Israelites, no po? Ang sabi po nila ng kanya pong in-interview, inaasahan ko sa amin, by Sunday, nasakop na kami ng Russia. Pero lo and behold, sabi niya, para kaming isang David na kumakalaban sa higanteng Russia na Goliath. At sabi niya, naramdaman namin ang banal na pagkilos ng Panginoon, sabi niya. By the way, ang in-interview po na top cabinet member po ni Joel Rosenberg ay isa rin po pala na Hudyo at ang kanyang magulang ay evangelical Christian. Ang kanilang puhunan ay ang pagmamahal sa Diyos, katotohanan.
At ito po ay nagkakaroon ng pagbago. Pag-pray natin ang bansang Ukraine, marami ang mga Kristiyano doon. Marami po, may mga Pilipino doon. I think 100 or 200. At meron din po na mga 200,000 na Jews na kailangan natin pag-pray. At ang mga iba pa pong Kristiyano po. At ang simpleng mamayan. Ang sabi po ng Bible, Proverbs 14:34, righteousness exalt a nation, but sin is a reproach, is a disgrace to any people. Ang katwiran nagpapaangat, nagpapalago, nagpapatibay, nagpapaganda ng bansa, ngunit ang kasalanan dumudumi, nagbibigay ng kahihiyan sa lahat ng tao. This is applicable to any era, to any countries. Kahit ito po ay binanggit po ng matalino sa Israel na halos ito ay sinulat ni Solomon. Ito po ay katotohanan. Pag marami ang mga tao po, lalo na ang Kristiyano po, ay patuloy na bubuhay sa kabanalan, nagpapaganda po tayo, nagpapaangat po tayo, nagpapatibay tayo sa ating bansa. Christian brethren, co-workers in the Lord, intercessor, remain na tayo ay mabuhay na ang kasalanan ay ating itinatakwil. Maaring hindi hayagan, kundi higit sa lahat sa mga maliliit na bagay na hindi natin napapansin at napapahintulutan dahil sa nahahawa tayo sa popularidad ng mundo. Kaya no wonder the Bible says in Romans 12:1-2, as we offer ourselves to our Lord Jesus Christ, a living sacrifice, holy and acceptable before God, which is our spiritual act of worship sa Niya, do not be conformed to the patterns, to the mindset, to the spirit of this world. At lahat po nasa ngayon magsabi ng Amen. Dito ko po tatapusin. Some biblical example who have changed their nation through their prayer or prayers. Ezekiah. Si Ezekiah po, Haring Ezekiah sa 2 Kings 19:19. Sila po ay nilusob ng bansa pong kalaban nila. And yet, militarily speaking po, sila po ay agrabyado. But they have not forgotten the angel of the army of the Lord of hosts, the mighty God of Israel. Tumawag sila. They lift up their voices and God has turned around the situation. Once again, the principle of David versus Goliath was accomplished at lahat po ng mga kumukukob sa kanila, hundreds of thousands, namatay po sila. All because of their crying out before the Lord. Christian, intercede in a greater effort and fervency. Number two, Esther. Siya po ay nabuhay sa isang bansa na hindi kinikilala ang Diyos, ngunit sa puso nila, namamayagpag ang pagmamahal kay Jesus o sa ating Diyos. At sa Esther chapter 4, verses 15 to 16, nang siya ay may tanghal na reyna at kailangan bago siya makipag-usap po sa hari po, na ito po ayon sa history, siya ay diktador, siya ay brutal, siya ay mainitin, madali po na magwala. Kulang ng pasensya at ang kanyang panuntunan, ang sino mang lalapit sa akin, kailangan intayin muna nila na iaking i-extend ang setro ng aking pamamahala na hawa at sila'y makapagsasalita. And yet, because of the need, kailangan pong pumunta ni Esther para mailigtas ang buong bansang Israel po sa kanilang kapanahunan. At ito po ang kanyang binigkas. If I perish, I perish, sabi niya. Ngunit ako'y lalapit sa hari. At sa kanya pong pagiging po na isa po na matatag, matapang, at meron pananampalataya na ang Diyos ang kikilos, the King has extended ang kanyang setro at ang kanyang kahilingan ay kindrant po. Last but not the least,
ay si Daniel. Doon po sa Daniel chapter 9 verses 2 to 19, dumating ang punto po, nakita ni Daniel na merong papagating na judgment, and according to the study of the word of God, kailangan siyang mamagitan at wala siyang kasalanan, physically speaking and morally speaking, pero siya ay kabilang sa bansa na nandoon at siya ay isang Hudyo at siya po ay namagitan. Kinumpisa niya ang kasalanan ng kanya pong mga ninuno na para bang siya ay kasama doon. That is the place, that is the heart, that is the move, that is the spirit of an intercessor. By the grace of God, we are identifying ourselves sa kakulangan, kalapastanganan, at pati na pagrebelde sa ating bansa. And we are asking, Jeremiah 29, no po, ang sabi nga po ni Jeremiah, seek the welfare of the city. Hanapin nyo ang pag-angat, ang patuloy na paglago at kabutihan ng bansa o ng syudad. Kung ito ay angat, kung ito ay gaganda, damay tayo. At siya po ay namagitan si Daniel at nakinig ang Diyos. Brethren, let us keep on praying for our nation. At powerful po, dito po magtatapos. All powerful prayers are born in the spirit of holiness. And our holiness comes only from Jesus. Humble ourselves, seek God's face, pray to Him, and then makita po natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating bansa. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapahintulot po ninyo at sa isang prebeliyo na ang panalangin, Lord God, ay hindi lamang ito aming pong idinadagdag sa aming buhay, kundi ito ay powerful means of encountering you, of making, Lord God, heavenly transactions or businesses, Lord God, wherein because of Jesus and by the virtue of His blood, Lord God, ang kalangitan ay pwedeng bumaba sa aming pong daigdig na ginagalawan. Ang milagro, ang revival, ang preservation, ang pagbabago, ang national salvation and repentance ay pwede po, Lord God, dumalaw sa bawat puso. Maring hindi lahat ay maligtas, pero marami ang maliligtas. Huwag kaming tumigil sa panalangin, Lord God. Isinasamo din po namin ang bansang Ukraine. Ipagtanggol niyo po sila, Lord God. We remember, Lord God, ang mga kapuspalad, ang mga, Lord God, iniwanan ang kanilang pamilya para sila po ay lumaban at ipagtanggol ang kalayaan na kanilang minimithi. Gabayan mo po sila. Though there will be casualty, Lord God, and bloodshed, we pray it will be contained. Ang Russian army at pati na si President Putin, Lord God, visit them with the terror of the Almighty God and the judgment to come. At magkaroon ng change of heart at sabi nila, they will repent of their, Lord God, nakasakiman at kagahamanan sa kanila po, Lord God, na pagmamalabis sa alang kapangyarihan. Magari ang kapayapaan at ang mga Kristiyano po na ministeryo na nandoon, Lord God, we are asking, preserve them, protect them, at yung mga papaalis, pati ang mga kababayan namin Pilipino, Lord God, makakilala sila kay Kristo. At patuloy, Lord God, tawagin ka, hindi lamang ng bansang Ukraine, kundi ng bansang Russia, Lord God. Ang pangalan niya sa Kristo bilang tagapagligtas nila. Pagpalain niyo po, Lord God, lahat ng mga umaabot sa kanila upang magbigay ng tulong na pagkain na gagamitin sa kanila po, Lord God, na paglikas o pananatili sa evacuation area, Lord God. We pray sa lalong madaling panahon, sa pagtaas ng mga boses at indignation ng mga iba't ibang bansa in condemning, Lord God, this brutal acts of aggression ng Russia, Lord God. Makinig si President Putin, Lord God, at lunukin ang pride, o kaya, Lord God, ang kapangyarihan nyo ang magpababa sa kanya
who knows, Lord God, that you have allowed this moment to change, Lord God, the leadership and political situations in Russia for the glory of your name. We will remain in prayer. We will walk, Lord God, watch in expectancy at patuloy we bless them. Peace in the name of Jesus to the nation of Ukraine and to the nation of Russia. Pagpalain niyo rin po, Lord, lahat po ng mga pastors, lahat ng mga council of pastor, especially our senior pastor Alvin Lapus, Lord God, at si Pastor Carmela na asawa niya. Ang aming church administrator, si Pastor Edith, Lord God, Pineda. At pati na rin po, Lord God, ang mga pastoral staff, pastoral in trainee, lahat ng cell leaders, networks leaders, lahat ng outreaches, lahat po, amang Diyos, ng mga co-workers in the Lord. Bless them, Lord God. Every intercessor, Father God, protect them and keep them safe. Panguli, Lord God, we bless ang aming mga loved ones. Sige, papapalain niyo po ang inyo pong mga mahal sa buhay. Pagpalain mo po ang aking may bayan. Love ko po si Roan at ang aming beautiful baby, loving sweet daughter na si Isabella, Lord God. Kasama po ng mga babies that were born, that are being weaned, that are being taken good care, Lord God. Pati ang mga young adults, mga young people, Lord God. Pati na rin po, Lord God, ang mga nasa sinapupunan ng lahat ng iyo pong mga nananalangin at mga nagpe-pray na magkaroon sila ng gift of children, Lord God. Bless them, Lord God. We pray, keep them safe, keep them healthy, Lord God. At sa pagpasok namin tomorrow to the month, new month of March, grace us again with your blessed Holy Spirit. Grace us again with your mercy. Empower us again upang patuloy ipagsabi si Jesus, siya ang pag-asa sa lahat ng mga tao, Lord God. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagluwalhati, at pinagpapala ko si Brother Nat, pati na rin po, Lord God, ang kanya pong pamilya at ang kanyang girlfriend, pati na po si Jed and Brother Roman, Lord God, pati si Jay, ang kanyang future at magiging kasama niya sa buhay, si Mommy Evelyn and the rest ng kanya pong pamilya, Lord God. Sa iyo ang pagluwalhati, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat po magsabi ng malakas na Amen. 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 Pagpalain po tayo ng Panginoon, go with God, represent Jesus, at huwag po inyong kalilimutan itong hayan po, at bisitahin muli po ang today's good news, love story po ito ng ating senior pastor at ng kanyang may bahay. Tungayan din po nito ng Tuesday, no po, tungayan po ninyo ito every time at ipamahagi po ninyo. God bless you, church. Go with God, at patuloy pagpalain tayo ng Panginoon.